delikado yan eh. Pag pumutok, hindi natin alam kung ano mangyayari doon sa mga tao natin kung malapit sila sa bundok. Alam niyo tayo ng tiga tao. Natampakan na lahat yung kanilang kanin. Natampakan na. Ewan na sila makakain talaga. Life mo para sa busy range. Kami namin na kailangan nila. So, ang number one na kailangan daw nila yung mga drums. Dahil na yung tubig nila, polluted na, so kailangan nila ng drum para lalagyan ng tubig. Pagkatapos, ang pangalawa ay ang mga karton at plastic na pwede nilang higaan. Dahil as of now, ang hinihigaan nila ay ibay sa simento. Wala pa. Pero ang mga jeepot dito sa Oronga po ay naka-ready at yung mga minibuses. Kaya kung kinakailangan na nila ang mga sasakyan, once na ma-install ko yung communication doon, eh agad-agad kaming makapagpapadala ng sasakyan. Narito kami sa evacuation center sa San Marcelino. At kung saan po nararamdaman namin at napakalakas po ng pag-ulan ng bato. Parang malaking itim na ulap na habang tumatakbo kami para kaming lalamunin na ano, malaking-malaki na talagang kakainin kami. Parang may naramdaman akong kumulog na malakas, na napakaraming kulog sabay-sabay. Tapos pagtingin ko ng kanan ko, nakita ko na kagad yung may team gray, may mga red, may mga parang laki-laki na malaki pa sa bundok. Unang-unang naramdaman ko, takot. Tapos nag-cruise na lang akong ganito. Ika nga, medyo mababaw ito the other day, aming pasyalan, pero ngayon ay medyo lumalim na. And you know, the damage in Olongapo, hindi alam ito ng bayan, ang damage sa Olongapo, napakalaki, itong pinakamalaki sa buong area, especially the first district of Zambales, including the first district of Zambales, Subic, Casillero, San Marcelino. And sa Olongapo, we're 95% damage, we're practically pilay doon sa hospital. Nasira ang aming hospital. Our classes cannot open because wasak lahat ng mga classes. We have no power and we're having a hard time because kulang kami sa basket trucks at saka sa line trucks. Thank you.
Today, with the U.S. fleet gone and the U.S. jets flown out of harm's way, we flew as near as we could to what was once the American Navy's largest seaport this side of Asia. Destroyed cranes, dry docks filled up with ash and sand, barracks without roofs are testimony to a grim reality. Subic Base has lost its war with an unconventional enemy, nature itself. I think it's purely coincidental. We just had an earthquake. We just had a major earthquake, a real world-class earthquake. And then we have this one of the world's largest eruption this century. It just happened. So it just happened. And maybe it's because also we are in a very tectonically active part of the world. Bagsak, pero talagang lumalaban kami para mabuhay ulit yung Olongapo. Palagi ko, wala pong taga-Olongapo na hindi nag-iisip na ibangon ang Olongapo.